Wala mo ng paniningil ang pass-through fee sa mga delivery truck na dumaraan sa mga kalsadang pinondohan ng national government batay sa executive order ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi si Maki Pulido. Tad-tad ng sticker mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan ang delivery truck na ito, palatandaan ng mga lugar na pwede nitong daanan kapalit ng pass-through fees. Ang halaga, depende sa ordinansa ng lugar, na ayon sa Confederation of Truckers Association of the Philippines, ay dagdag gasto sa delivery na ayon sa kanila ay may epekto sa presyo ng mga bilihin. Ibinibuild in na lang namin sa aming trucking rates para lahat yan incorporated na sa whatever sisingilin namin. So minsan mga driver, pag nahuli kami, buti pa hindi na lang kami pumasok. Bawat bayan, minsan may na kukuha ka ng permit. Yung ibabayad namin doon, mas magagastos pa namin sa mas na bagay. Kapakipakinabang na bagay para sa amin. Kaya pinasususpindi ng Pangulo ang paniningil ng pass-through fee sa mga delivery truck alinsunod sa Executive Order 41. To ease the doing business and to lower the cost of transportation. Kasi kung dire-diretso yung truck na makapunta doon sa pupuntahan niya talaga, mas mabilis, ibig sabihin, mas mura ang magiging transportation. Makakatulong din ito para bawasan ang gasto sa pagluluwas ng agricultural products tulad ng bigas, ayon sa Grains Retailers Confederation of the Philippines, Inc. o GRECON. Pero dahil nasa local government code ang karapatan at autonomiya ng mga LGU na mangolekta ng fees, ang suspendidong koleksyon lang ay para sa mga kalsadang pinondohan ng national government tulad ng mga national highway. Para sa ibang kalsada, pinakikiusapan ng mga LGU na makisama muna. I-encourage mga LGU na huwag niya naman i-post na sa pag-aaral nila. Ito yung isa sa mga dahilan na nagpamahal nila mga agricultural products. Sabi ng ibang LGU, baka tamaan ang pampondo nila sa ibang mga proyekto at basic services. Pagkakaroon po yun ng fiscal impact sa aming collection, bababa po yun. Malaking dagok po yun sa amin kasi patapos na yung taon. Pag-uusapan naman ito ng Metro Manila Council sa susunod na linggo. Dapat magbigay sila ng daan kung saan yung pwedeng dumaan doon na hindi kami magkukuha na ng permit. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Makaigan, samahan nyo kaming saksihan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.